Maraming manggagawa ang lubos na maapektuhan kung tuluyang ipasasara ang Kalangitan Sanitary Landfill ng Metro Clark Waste Management Corp sa bayan ng Capas, Tarlac. Kabilang narito ang ilan sa mga katutubong trabahante. Ilan lamang sila sa ating mga katutubong trabahante na maaari o posibleng mawala ng trabaho kung sakaling ipasara ang Kalangitan Landfill? Kasama si Moises Palo, Robert Rivera at Gabriel Marquez sa mga katutubong aitang nakasalalay ang ikinabubuhay ng pamilya sa pagtatrabaho sa landfill. Sa isang panayam saad nito na malaking bagay ang binibigay ng MCWM dahil sa mga benepisyong natatanggap nila kumpara nang sila'y naghahanap buhay sa bundok. Sa amin sir, sobrang alaga talaga sir, lalo na sa amin sir. Kasi alos kami sir, di man kami nag-aral, ganyan, wala man kaming diploma, alos bira lang yung tumatanggap sa amin ng mga kumpanya na ganito sir, na kahit walang diploma, tinatanggap nila. Pero dito sa IMC sir, di namin na, parang di namin naranasan na kahit wala kaming diploma, parang di kami napanginahan na loob na makapasok dito kasi sir yung MC kahit ganyan. Bilang may mga pinag-aaral na mga anak sa high school at kolehiyo, malaking kawalan-an nila sa kanilang buhay kung hindi na maipagpapatuloy ang pagtatrabaho sa landfill dahil sa ito lamang ang natatangin nilang pinagkakabuhayan. Kaya naman panawagan nila sa Pangulo na huwag nang maipasara ang Kalangitan Landfill at humaba pa ang araw na sila'y magtatrabaho rito. Salamat po, nananawagan din po ako sa Pangulo na huwag po sanang ipapasarado yung landfill kasi wala po kaming pagkuhanan ng pagkain namin. Marami pong salamat. Bukod sa pagbibigay ng hanap buhay, nagsasagawa rin ang MCWM ng livelihood programs tulad ng vegetable plantation. Ang livelihood program na vegetable plantation ng Metro Clark Waste Management Corp ay binubuo ng samot-saring tanim tulad ng patola, sitaw, ampalaya, kamatis at iba pa na tinataniman at inaani ng mga beneficiaries nito. Ito ay alinsunod sa adhikain ng korporasyon na pag-aani ng buhay ng mga residente sa komunidad sa tulong ng vegetable plantation na nagsimula noong panahon ng pandemya. Kaya kung sakali mang mawala ang Kalangitan Landfill, hindi lamang trabaho ang maaapektuhan sa kanila, maging ang magaang buhay na nahanap nila sa basura. Para sa EuroTV News, ako si Stephanie Marquez, sumasaludo sa bawat Pilipino.